Good morning, mga kapigi! So, oras na naman para magpunta tayo sa farm. Since mga dalawang linggo na nung nawalay natin yung ating mga biik. So, ngayon, magbibigay tayo ng pampurga sa kanila. So, babay na muna sa aming barangay! Kasi punta na tayo sa farm. So, ayan, binabagtasan namin ang daanan. So, wala namang problema dito sa portion nito. Kasi, sementado naman to. So, ang papuntang pababa lang. But, anyway, at least, accessible siya doon, papunta. So, ayan, kasama ko ngayon yung aking kapatid, si Zaymar. So, ito siya yung muna yung, siya yung driver natin ngayon. So, ayan, malapit na tayo. So, So, ito yung papunta rin to sa doon sa resort ni Mayor, yung Rainbow Resort. So, yan. So, dito, meron kaming ano dito. Mayon Volcano. Ayan. Yan yon, Mayon Volcano. Char-char. Yan yon, yung landmark ng Rainbow Resort. So, yan na. Sa baba na tayo. So, medyo umano. Hindi naman kaano kalaki ang dagat ngayon. So, hindi tayo mahihirapan. So, ayan yung Rainbow Resort ni Mayor. So, ayan. Dito, hindi na to sementado. So, but, okay lang. At least, nadadaan na naman. So, hindi pa nasisemento. I don't know kung ano yung problema sa mayari ng lupa. Siguro, between the LGU and mayari ng lupa. So, kung kaya hindi masemento-semento yan. So, matagal na kasi yung problema dyan, yung sa lupa. But anyway, so wala na tayo doon. Problema na nila yon. So, ayan, pumunta na tayo doon. So, ito yung ano, yung sa basketball court ng Cambalangaw. So, Sitio Cambalangaw to. So, part pa rin siya ng Barangay B. So, ayan, nalapit na tayo. So, maglalakad din tayo, mga siguro mga 10 minutes. Kasi hanggang hindi pa sementado. Walang semento doon papunta sa farm. So, dadang tayo sa Rawis. Ah, Rawis. Char, ano yung Rawis? Pero anyway, ito na. So, lapit na kami. So, yan yung bahay ng aming yung nag-aalaga doon, nagbabantay. So, hindi. Mahirap talaga yung tubig dito sa ano, sa Cambalangaw. Yun yung kanilang problema. So, simula pa noon nung dito pa kami nakatira. So, yan na talaga yung problema, yung tubig. Kasi walang malapit na source dyan. Puro mahihina ang tubig na dumaladaloy. Kaya, yun yung kalbaryo nila ngayon. So, sana, sa ngayon, ang alam ko, yung project nila ngayon ng barangay is tubig. Dati kasi na ano na yan, nabigyan ng project din. Kaso lang, iwan ko ba? Bakit ganun? Nawalan na. Hindi na nakaano, hindi na dumalo yung tubig. Nagka-problema ata sa source. So, ayan, dito na tayo. Ito yung dating resort ni Mayor. So, sira na siya ngayon. So, ginawa na rin piggery yung ibang mga cottages. So, ayan. So, dito na tayo. So, maglalakad lang muna tayo ngayon. Lakad-lakad muna tayo. Huwag na tayong sumakay para exercise na rin. Anyway, hindi naman siya gaano malaki yung dagat hanggang dyan lang naman. Medyo maalon lang, but okay lang. At least, hindi tayo pababa sa digaya nung ano, yung mga sa mga ilang mga other days na talagang sobrang dagat malaki. So, di mo kayang makadaan dyan kung hindi ka magbabasa. So, ngayon, okay naman. Hindi naman siya gaano kalakihan. So, ayan. Malapit na tayo. So, ito yung yung dinadaanan. Okay lang kasi mga bato naman siya. Hindi siya yung yung mahirap bagtasin. Kasi mga bato. Pero yun lang, kailangan talaga matibay yung paa mo. Kasi kapting konting pagkakamali, pwede kang matumba. Kasi nga, syempre bato-bato. So, sanay na naman kami dito. Sanay na rin ang mga tao dito. Kasi lagi silang pumupunta din dito. Dinadaanan din nila.
kasi yung source ng tubig ng na sufficient naman yung doon sa malapit sa farm, sa piggery. Yun doon sila nag-ano, pag mga panghugas, panglaba, pangsaing, yan doon sila. Yung pang-inom, yun lang yung pang-inom ang kumukha sila doon sa ano, sa proper ng town. So ito. So dadaan muna tayo sa gate ng papunta ng Biringan. Charot lang ka. Baka may makarinig dyan, ha. So joke lang yan. So ito yan. So na daanan pa rin yan papunta doon sa atin farm. So yan. Silang ano na lang hakbang andyan na tayo. So yun, nakikita niyo yung tao doon. Yan dyan. Malapit na tayo. Yan yung bahay ng farm. So few moments later. And nagprepare na tayo. So nagprepare na ako ng kaninang ang i-inject natin sa kanila. So yung bibigay natin ngayon sa kanila is ivermectin, injectable siya. So since alam naman natin paano mag-inject kasi hindi naman siya ang animals naman ay paras parehas lang naman sa tao yan. So since nurse naman tayo, alam natin paano mag-inject. So dito sila sa sub-Q natin i-injectan, yung dito sa may kanilang liig. So subcutaneous yung and 0.5 ml ang ating ibibigay sa kanila. So yun, inisprehan muna natin sila ng one spray para na rin yun para pang attack na injectan na natin sila. So ayan, yung sa pangalawa na tayo. So 0.5 ml pa rin. So yung iba, so lahat yan, 0.5 lahat ibibigay natin. So nasa pangalawa na tayo. So next is yung pangatlo. So nasa ayan, nasa pangatlo na tayo. So dinadahan ni Arvin sa pagano, sa pagdakip ng ano, ng so baka kasi ano, malilikot kaya ayan. So nasa pangatlo na ako. So dito ako na ano, na nahirapan kasi nga ang sobrang likot. Hindi ko siya agad na injikan. Nakadalawang tusok pa ako dyan bago ko siya totally na injikan talaga. Doon ako sa kabilang ano, neck, nagbigay na lang kasi nakadalawa na nga ako dahil sobrang likot. Kaya ayan. So ang dami kong helper. So mga iba dyan, mga anak ng ano, ng caretaker natin. So ayan. Na-injikan na rin natin yung pangatlo. So nasa pang-apat na tayo. So medyo malilikot talaga yung iba. So yan, pang-apat na. Medyo na nahihirapan si Arby ng bibigat daw. Sumasakit yung kamay niya. So ayan, nasa pang-apat na ako. So ayan, hinahawakan dahil sobrang likot din. Ayan, hindi agad na ano, na injikan. Sobrang bigat eh. Nahihirapan si Arvin. So kayan, nagpatulong na ako kay Ate Frida. Siya yung asawa ng ating caretaker. So habang wala kasi siya, nasa laot. So siya yung ano, nagpapakain at naglilinis dito. So ayan. So ayan. Nasa pang-apat pa rin ako. So 0.5 ml pa rin. So ayan. Hindi na siya nakapalag. Ha, tatlo na kami. So nasa pang-apat na ako. So pang-lima. So pito lahat to. So nasa pang-lima na ako. Ayan. So hawak din kasi sobrang likot. So ayan. Okay na. So pang-anim na. Ako kinukuha na yung pang-anim. So tinitingnan namin kung saan alin ang hindi pa na-injikan kasi may mga one spray naman yun sila. So ayan, sa pang-anim na ako. Oh ayan. Then last, kasi pang-pito. Pito kasi sila dito. So ayan, ubos na kasi 3 ml lang yung lahat. Yung laman ng ating syringe. So kailangan pa natin ng 0.5 ml para maano, makapagbigay tayo dito sa panghuling biik. So ayan. So naayos muna natin, tinatanggal muna natin yung bubbles. So ayan, kulang. So ulitin natin. So kulang pa yung laman. So ayan. Grabe, sobrang bigat na nila. So ayan na.
Wait lang, Piggy, ha? Ito na, malapit na. So, oil-based kasi siya. So, meaning medyo maano, para siyang oil. Kaya, mahirap siya mag-ano, aspirate ng, ano, ng gamot. Kasi oil-based. Kaya yun, ayan. Nabigyan na natin silang lahat. So, congratulations. Kayo ay fully protected na sa mga ringworms or kung ano na, basta yung mga bulate, protektado na kayo. So, so na-enjoy na natin silang lahat. So, ayan, makukulit talaga sila. So, salamat sa pagtulong. So, ayan, nag-aspirate pa ako ng isa kasi bibigyan din natin ng 1 ml naman yung ating dumalaga. So, yun yung pang-anim natin na magiging gagawin nating inahin. So, i-injikan ko na rin siya ng pampurga kasi hindi pa na-injikan yun ngayon. So, bago siya gawin nating inahin, so, kailangan protektado rin siya sa mga bulati. So, ayan, pupunta na tayo doon sa kabila. O, ito naman, so, I call here Hancock. So, dahil ivid pan tayo ng One Piece, so, yung partner ni Luffy, si Hancock. Si Boa Hancock. So, Hancock na lang pinangalan ko sa kanya. So, ayan, pagkatapos nating mag-inject ng ating mga alagang baboy, so, ayan, pinaliguan ko muna si, ano, si Hairless kasi mga anak na siya, yung kanyang, ano, vulva, nag-open na. Pero sa hindi nakakaalam, yun yung tawag doon sa, ano, sa ari ng babae, yung sa lining ng, ano, ng sorry to say, yung pepek. So, yun, yung vulva. So, ano na siya, yung naka-open na siya. Sobrang ano na, maga. So, para siya mga anak na. So, ayan. So, pinilit natin si vulva na sana, ano, ilipat natin doon sa kabilang, ano. So, kaya bilang kulungan, pero ayaw talaga eh. So, wala pa takasay tayong farrowing pen soon na. Ayan, hanggang dito na lang muna tayo. So, i-vlog na lang natin pag nanganak na si Hairless. So, maraming salamat sa panonood. Please, follow, likes, follow, and share naman ng ating, ano, ng ating page. So, maraming salamat po. And magandang buhay, magandang umaga sa lahat ng taga-pa.